Hi everyone, it's me again, William Palima. Welcome back to my YouTube channel, the Chris Will Abaca Farm Vlog. Ito kami ngayon, buhay na buhay, pagkatapos ng unos ng bagyong Odette. So, bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell as well para updated ka sa mga bago kong video na i-upload. So, taos puso pa ako nagpapasalamat sa lahat ng mga tao na tumatangkilik sa aking YouTube channel. So, sa hindi pa nagsusubscribe, magsusubscribe na po kayo. Oh, keep stay tuned, keep on watching mga ka-farmers. Coming up. So, ito na mga ka-farmers ang pagkatapos ng bagyong Odette. Talagang superpower si Odette. Inis-isa namin ng todo. Inis-isa ng todo niya yung mga abaka namin. Yan. Ganun ka tindi yung power ni Odette. Tapos ito yung mga abaka ko. Ito yung mga abaka ko na laylay. Yun, sa ilalim. Yan mga farmers. Yun, abaka. Tapos yung nyug ko. Yan, mga bagong tanim. Was out lahat. So, dito yung dati ko na picture ko dati yung ang ganda na tingnan yung mga abaka ngayon. Nagsibualan. Yan. So, bali. Mga farmers. So, malungkot. Malungkot isipin na ganito yung sitwasyon yung abaka. Tapos nabuwal yung malaking puno na parakata. Yan mga farmers, malaking puno tapos nabuwal sa sobrang lakas ng bagyong Odette. Yan mga farmers. So bali yung abaka ko. Talagang malaking pinsala sa pananim namin si Odette. So ganito na yung sitwasyon ng abaka farm namin. Yan mga farmers. Yan. Dito. Daming bali. Yung bali hindi na matutuksi. Yan abaka. Yan. Tapos yun ang tigbawan. Yan, yung mga bubong, tigbawan. Tigbawan maasin. Tigbawan maasin. Saka yung may kalsada, yun ang tigbawan malitbog. Yung mga may bubong. So, malaki yung damage. Malaking damage yung mga pananim namin. Yan, may landslide pa doon. So, mga ka-farmers, oh, ganito na yung sitwasyon namin sa aming mga coconut farm. Abaka farm, lahat ng tanim
nasisira. Doon. So, iikot ko yung camera ko para makikita talaga yung mga tanim doon sa butaas. Grabe yung mga nyug. Nagsibuwalan. Lahat tumba. Kunti lang natira. So, yung tanim namin ng mga nyug dito, marami ding natumba. Saka napunggot yung nyug. Yan. Doon sa tigbawan, ganun din, malaking damage. Yung mga palay nila, hindi pa buti. Bagong tanim. Yan buod sa kantukasan. Yan, kantukasan. Saka doon ay buod malingin. Tapos, iikot natin dito sa buod taas. Yan ang buod taas. So, nakapunta na kami doon, yung pinicture ko na dati, yung doon sa butaas. Parang deserto yung butaas. Yan. Yung mga nyug, parang kandila. Nagsitayuan na wala ng dahon, punggot. So, huwag na lang tayong mawala ng pag-asa. So, let's do plant. Na naman tayo ng mga panibagong nyug at saka mga panibagong abaka para sa future ng mga anak natin. Kasi pag hindi tayo magtanim, so wala tayong aanihin. Bagong tanim. Buti pa yung mga nyug na bagong tanim. Yan. Kasi kahit saan hangin siya, dadalhin, hindi siya na piktuhan. Hindi maliit pa siya. So, yun ang buddaas. Zoom natin. So, ito mga ka-farmers, yung butaas. Yan. Tapos yung mga tanim na nyug. Ang daming natutumba. Yung sa kabilaan. Ang daming sisitumbahan mga ka-farmers. Daming dami sa mga baka namin. Yan, laylay. Laylay pa naman. Yan, bali. So, yung mga kahoy kong bagong tanim. Bagong tanim na mahogani.
Yun. Dali. Manawagan ka. Yan mga bahay. Doon, may doon sa kabila, may barong-barong din. Doon sila nakatira sa Cupra Dryer.